Maligayang panonood mga pare koy. Bali sa episode ng Pisoy TV ngayon, tayo po'y gagawa ng review. Ito po'y tungkol sa mga helmet. Pero bago natin simulan tong review na to o ang video na to, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa aking channel, ako po si Pistol Carmen at ito po ang Pisoy TV. Paki-like, paki-subscribe, paki-hit niyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong video. Salamat po. Yeah, underground production in the house. Woo! Carmen Palmer in the house. San Jose Street, QC, yeah. Pistol Carmen. Magbigay pugay kung magsasalita at patutunayan mo na kaya rin sa gawa. Ang pinibigkas ko na makakataga, ito ay akin at ginawa ng iba. Mahabang panahon na hindi napansin ang talino at galing munti. Maligayang panonood mga pare koy, bali sa episode ng Pisoy TV, ngayon po tayo po ay magre-review ng helmet. Ang i-review nating helmet, ito yung tinatawag nating pangmasa. Hindi ito sobrang mahal. Siguro familiar na kayo sa mga helmet na KYD, Evo, LS2, SEC. Ngayon medyo bagong product ang i-review natin. Ito po kasi yung helmet na RXR, bali ito yung kauna-unang helmet na sporty na nilabas nila. Ito. Yan. Paki-check nyo lang po yung quality. Pati yung itsura, yung forma. Bali ito ngayon, clear lens to. Yan. Clear lens siya. Sila rin to. Ako makikita ninyo. Yan. Bali dito sa shop ko, dito sa maliit na motorcycle shop ko, binibenta ko lang to ng halagang 1,500. So, pwede na kasi, alam mo naman sa mga medyo gipit or medyo low ang budget. So, may mabibili silang helmet sa halagang 1,500. Pero ngayon, itong RXR helmet, talaga nag-i-evolve sila. Paganda ng paganda yung quality, paganda ng paganda yung forma. So, kung mapapansin ninyo, dito sa kanan bahagi ko, eto. Eto na po yung bagong itsura ng RXR. Bali, black lens. Tinted yung lens niya. Napakaganda ng loob. Kung titignan yung forma, guwapong guwapo. May parang spoiler din siya. So ngayon, katulad na sinabi ko yung pag-i-evolve nila, paganda ng paganda, yung quality, pati yung loob. Alam mo, sa totoo lang, meron akong helmet na sikat na brand or branded na. Pero kung i-check ko, titingnan mo itong loob nito. Ito. Kung makikita nyo lang yung pinaka-loob nito. Pati side. Dito. Yung lens. Tingin ko pati yung tibay pag kinatok mo, makapal. Kasi ito yung formal, lalo na dito sa part na to. Yan. Kaya na nilang makipagsabayan sa forma, quality, tibay, talaga ano, may laban na. Pagdating sa forma, i-share ko pa sa inyo yung ibang itsura niya. Eto. Pagdating sa forma, wala na akong masasabi. Pagdating sa quality, kahit dito sa personal, pag makikita nyo, talagang panalong-panalo siya. So, bali, huwag nating basta-basta i-judge ang isang product kasi lahat naman nagsimula sa maliit bago nakilala o bago nagmahal yung presyo. Hayaan natin yung product mismo yung magsalita para sa sarili niya. Bigyan natin ng try. Ito. Bali, itong pinapakita ko sa inyong helmet, ito yung full face na sporty helmet ng RXR. Pero hindi siya dual lens, hindi siya dual visor. Tapos ngayon,
ipapakita ko naman sa inyo yung RX app na dual visor, meron din sila. Bali, ito yung sample ng RXR na dual visor. So, bali yung pinaka main visor niya ito. Ito yung clear. Pero, dito sa loob, ayan, dual lens. Yan yung isa niyang lens. Ayan. Ang ganda ng quality. Ang ganda ng tsura, ang ganda ng shape. Ayan. So, yung shape niya, may hawig siya sa, para siyang pinagsamang Evo at saka KYT na helmet. P-buy, makapal. Quality ng loob, panalo. Kaya, kahit na RXR o hindi pa kilalang product, kasi sabi ko na may sinabi, kaya sumabay. Paano ba natin malalaman kung anong P-buy ng helmet? Siguro, baka sa bigat. Kasi kung ito, ito yung isang version nila, ito yung pinakaunang gawa ng RXR na sporty helmet. Medyo may gaan ng konti. So, ito naman, talagang magkaiba yung bigat nila. So, ang ibig sabihin, ito medyo low quality, ito yung high quality. Talagang masasabi ko na mas mabigat talaga to. Ito yung sabihin, kaya pagsabayan to, hindi kayo iwanan sa ere. Pwede natin i-try ito mga tol, lalo na kung medyo kapos tayo sa budget. Kasi katulad nga na sinabi ko kanina, forma pa lang, quality, halos wala silang pinag-iba sa mga mamahaling branded. Try natin, huwag natin basta-basta nang ihusgahan ng isang product, lalo na pag mabagang product pala. Tandaan, lahat ng malalaking product ngayon ay simula muna yan sa maliit. Meron pa tayong dalawang forma ng RXR na talagang pag nakita mo pa lang, unang kita mo pa lang, medyo nawala na kasi isa kasi nabenta ko, panalo-panalo yung isa nito. Kaya pagka-display ko pa lang, nabili ka agad. As in, minuto pa lang. Tapos ito pa yung isa. Ito, isa to sa paborito ko. Ganda ng color. Sabi natin na pinagsama-samang black, gray, white. Ang ganda, ang lamig sa mata. Bali, matte black siya, hindi siya glossy. Dual visor din siya. So, bali, binibenta ko lang to dito sa shop ko ng halagang 2,500. Ngayon niya naman yung quality. Pinakita ko na sa inyo kanina yung loob, halos pare-parehas naman sila ng quality pagdating sa loob. Pero, kung ito yung pinakanauna nilang sporty product na full-face helmet, meron pa rin pala ako natitira na sumunod dito na version. Bale, ito siya. Yan. Ito naman yung ano, yung modular niya. Pwede mong i-open. Dual visor, tapos modular. Tapos ito yung ano, ito yung sa dual visor. Kung gagamitin mo. Ito yung quality nito talagang ano, masasabi kong makapal eh, kasi mabigat. Siguro dahil medyo iba yung mechanical niya kasi modular siya. Ayan, na-open natin. Tapos meron silang mga available na modular na ganito, yung mga plain lang, walang design. Black, glossy black, available din sa amin. Full white, available din. Pero ito, RXR din to. Ito naman yung version ng modular nila. Bali, may nilabas din yung RXR na ganitong helmet. Ayan. May character.
bali yung character ngayon na nandito yung mga DC Comics. Yan. Wonder Woman, Superman, yan na dyan. Bali ito yung nilabas nilang helmet na may mga character design ng DC Comics. At ayun, hanggang dito na lang po sa lahat po ng mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa akin channel. Ako po si Pistol Carmen at dito po ang Pisoy TV. Paki-like, paki-subscribe, paki-hit nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong video. Salamat po. Yeah, underground production in the house. Carmen family in the house. San Jose Street, you see, yeah. Pistol Carmen. Magbigay-bigay akong magsasalita at patutunayan ko na kaya rin sa gawa. Ito at binibigkas ko na mga kataga. Ito ay akin at hindi gawa ng iba. Mahabang panahon na hindi napansin ang talino ko't galing munti ka ng malibing. Walang nagbigay sa akin ng pagkakataon upang marinig ako na kahit pabulong. Life goes on, ako'y tulong.